Uno, dos, tres, cuatro. Bawat takbo ng oras ay mahalaga. Bawat eskinitang dinaraanan ay may dilim na masisilayan. Bawat taong nakakausap kailangan mong mag-ingat. Sa tondo at kanto may mga tambay at nasinggero. Ngunit bakit ngayoy tila ba'y nagbago at tumahimik ang buong mundo? Dahil sa bawat dilim, pwede kang hilain. Bilisan mo ang takbo. Nakakaboring, nakakapagod, nakakatakot, nakakabagot dahil sa pandemic na nagdala ng malaking perwisyo sa buong mundo. Ilang araw na hindi ka pwedeng lumabas para ikaw ay makaiwas. Hindi ka pwedeng makihalubilo para ikaw din ay di magpositibo dala ng pandemyang ito. Ilang araw at buwan na tayong nakatago. Halos tapos na rin natin lahat ng trabaho. Tumaan tayo sa mahabang proseso na para bang batas militar na kailangan nating magtago sa kalabang mapang-abuso na pilit tayong hinahamon. Ang tanong, handa ka na ba sa pagbabago sa bagong estado ng lipunan na kung tawaging bagong normal? Kung noon, madalas nating iniiwan ang ating mga tahanan para tayo ay makipagsapalaran upang maymayhain sa hapagkainan. Kung noon, pumapasok tayo sa eskwelahan para may matutunan. Kung noon, nakapagsimba tayo sa simbahan ng Panginoon. Kung noon, ginugunita ang bawat nagagalang selebrasyon. Kung noon, nagagawa natin pumasyal sa magagandang tanawin. At kung noon, kahit saan ka magpunta, kasama mo ng buo ang iyong pamilya. Dahil noon, tayo ay higit na malaya. Ngunit sa panahon ng pandemya, yakapin muna natin ang isang malaking pagbabago. Pagbabago hindi lang sa sarili, kundi pagbabago tungo sa ligtas, mapayapa at responsableng Pilipino. Alam nating mahirap limutin ang nakasanayang antas ng lipunan, ngunit kung nais nating mamuhay ng matiwasay, huwag din sana tayong maging pasaway. Sa simpleng pagsunod sa mga batas, tayo ay magiging ligtas. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataong kasama natin ng ating mga pamilya dahil ito ay inilaan para muli nating imulat ang ating mga mata para magbalik sa Kanya, para linangin ang ating mga sariling kakayahan at talento at magkaroon ng oras sa ating kapamilya. Magpatuloy tayo, huwag tayong mawawalan ng pag-asang mamuhay sa bagong liwayway ng buhay dahil bukas makalawa, gigising tayong may kaginhawaan sa kabila ng hapdi ng ating nararanasan. Huwag sana nating kalimutan ngumiti kahit natataktan ang ating mga pisngi at labi.